Magandang hapon sa lahat sa mga viewers. Char. Char. Hello, good afternoon mo sa mga nakikinig at nanonood sa hapon na ito. It's a privilege na naman and it's an opportunity for me to share the word of God sa bawat isa sa inyo. Before I start, let's pray first. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord. You alone can be exalted, O God, sa hapon na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa privilege and an opportunity, Father God, Lord, to share your word, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. And we welcome Holy Spirit, Daddy God, Lord Jesus, your holy presence today, O God, Lord, sa bawat isa sa amon, O God, Lord, sa hapon na ito, Panginoon, Lord. Sa hapon na ito, Panginoon, that only your name will be glorified, O God, will be magnified, Father God, Lord, in every word that will come out from my mouth, Father God, Lord. It will give encouragement, Father God, Lord, sa bawat, O God, Lord, tao na nakikinig, O God, at nanonood, O God, sa hapon na ito, O God. To you all the glory, to you all the honor, adoration, and thanksgiving, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Amen. Praise God. So, last two weeks, sabi ko, I asked Lord, siguro, ano ba yung word, or ano ba yung ipipreach ko, or isishare ko sa inyo? And God impressed in my heart na make an outline based on your testimony. So, as in my quiet time, siguro, ano ba Lord? Ano yung isishare ko? And this topic, no, yung nag-sink in sa mind ko and in-impress ni Lord sa heart ko. And this topic of mine is have a thankful heart. And so, ang verse ko is give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. In 1 Thessalonians 5:18. And my objectives, number one, to be able to have a thankful heart in every season of our lives. Pag sinabing in every season, sa lahat ng season, good man yan, bad man yan, blessings man yan, hardships man yan, trials man yan, in sickness man yan, or in health, let us all give thanks to God. Always. Amen. And ang number two na objectives is to be able to apply and practice it in our daily lives. So, no, as tao, no, hindi natin maiwasan, hindi tayo maka-experience ng hardships, ng troubles, and trials in our lives, diba? Sometimes makamit tayo ng mga difficult people that sometimes itong mga troubles na to, itong mga trials na ito, that it can lead us, no, to bitterness. Sometimes it can lead us to anger. Sometimes it can lead us, no, sa maging resentment. So, pero once na malaman natin ang reasons why all these problems, why all these trials came in our lives, we will for sure 100% to thank God. Amen. So, as I check, no, kung ano yung meaning ng thankful heart. So, as I googly, thankful heart means is one that is grateful and appreciative of who God is and the life He has given them despite the storms of life. Yan daw yung ano, yan daw yung meaning ng thankful heart. So, I will give you three reasons to be thankful. Number one is, God has given us trials and hardship to test our faith and for our faith to grow. Ito yung ano, and as a testimony in my life, kasi kung alam niyo naman siguro, di ba, kung ano yung naranasan namin, anong naranasan namin mga trials, mga hardships, no, ni Marian, in our workplace, no. But after all of this, na naranasan ko na itong mga trials na ito, I really thank God. Because you know why? Because doon ko nakita, doon ko na-encounter, doon ko na-experience ang goodness niya pala. Ay, ang faithfulness niya sa buhay ko. Kasi kung hindi dumating yung trials na yon, hindi man dumating ang hardships na yon, hindi niya mapapatunayan sa akin how good and how faithful He is. And I know Marian can testify that God is really good. Kahit wala kaming pera. First time in my life, sa Pilipinas, may pera pa ako. Nung dito na nang dumating ako, ni 1 real, promise talaga, ni 1 real, I have nothing. But praise God, doon niya talaga pinakita sa akin na He provides everything. Hindi lang sa food namin, everything. Lalo na sa mga personal na ano namin, personal na mga pangailalangan namin, sa mga
kain, lahat He provides. So I'm so very thankful for what had, for these trials and for these hardships na binigay niya sa akin. And the number two, gusto kumain ah. Number two, number two, God is putting us in an unfavorable or inconvenient situation for His glory to be revealed on us. Ito naman, minsan nakakaranas tayo ng mga inconvenient situations. For example, makakaranas tayo ng, makaka-encounter tayo ng mga difficult people. Ito naman is to test our attitude. Is to mold us, diba? Is to build our character. So, and as a testimony in my life, nitong ano lang, nitong prayer and fasting natin, diba? 21 days prayer and fasting. I don't know, ang isa kong kasama sa ano, sa work, bigyan meron ng changes sa kanya, especially sa the way siya mag-treat, the way ang reactions niya every time I approach him, parang iba na yung ano niya sa akin, parang alam mo yung suplado na literal, as in supladong-suplado siya talaga. And then after that, I ask God, sige Lord, ayoko ng ganito, ayoko may there is something problem in our in my workplace, kasi hindi siya maganda. Sige Lord, what is wrong? What is the problem? Ba't ganun yung pakitungo niya sa akin? Every time na hinahanapan niya ako ng mali. Hinahanapan niya ako ng mali. Ganito, ganyan. Every time na may ano, ganito yung gawin mo, ganyan ang gawin mo. So, syempre, mainis ka talaga. Kasi alam ko na ang dami pa nilang mali compare sa akin. Kasi hindi lang ako nagsasabi. Kumbaga, yung mga pagkukulan na yung mga mali niya, ako na yung nagko-cover. Kasi paminsan, if hatred or mainis ka talaga, if bitterness is in your heart, chance mo na yun eh. It's payback time na ako naman maghanap ng mali para sa kanila at ipamukha ko sa kanila yung mali nila. But praise God, as I ask God, Sinko Lord, what is wrong? Bakit ganito yung nangyayari? And then God remind me na I'm putting you in that situation. I'm putting you in that inconvenient situation for my glory to be revealed. Sabi niya. Kasi doon talaga, tines niya talaga yung fruit. The fruit in me. Kasi ang pasensya mo talaga, pag siya yung ma-encounter mo, suplado, grabe siya, I don't know. Tapos, yung naka one month na akong ano, kasi ang ano namin is only 3 weeks. 3 weeks lang yung morning. Magpalit na after 3 weeks. So, I approach him. Sabi ko, sir, ano na yung schedule? Sabi ko, kasi tapos na yung 3 weeks. Yung same, sabi niya, parang ang suplado talaga ng ano niya. Ayoko mag-morning, sabi niya ganun. Pero makita mo talaga sa ano niya. So, ikaw mismo, yung ganung approach, mainis ka talaga. Mainis ka talaga sa kanya. But praise God, I thank God, no, because of that fruit that within us, na na-control ko. Ayan yung approach niya sa akin, but still, I became kind. Naging kind pa talaga ako sa kanya. Every time I approach him, every time na may mga mali sila, hindi na ako nasasabi, oh, mali yung ginawa mo. O ganito, ganyan, ganyan. So, I just keep quiet and I do kung ano na yung matutulong ko sa kanya. Kaya nga sabi nila, repay evil for good. And as in, doon ko nakita how God protects me. Kasi sa dami nilang mga mali, wala talaga silang makitang mali sa akin. So, Lord, thank you. Because you really, you pinprove mo sa akin na wala talagang makakatouch sa tao, those that obey you, those who are do good, doing good. So, I thank God for it. So, yun yung ano ko doon na this situation naranasan ko, it's for His fruit. Grabe, every day I go to work, Lord, let that love overflow in my heart sa kanila. Kasi pag wala ka talagang love, you will be bitter. You will get angry talaga. Kasi magsusuplada ka talaga. And I thank God for the Holy Spirit din na nag-control talaga sa ako. So praise God, no, I began to show love. Kahit ganyan yung approach nila, I still balik ko talaga lang yung respect ko sa kanila, yung pagiging kind ko, ang patience ko talaga. And God is good. Kasi after nun, yun na yung pinapakita ko, naging kind ako, mag-approach ko sa kanila, kept quiet lang ako. As in, alam mo, Lord, ang patience ko talaga. And after those, after nung mga weeks na yun, hindi ko alam, it's our prayer and fasting din nun. Siguro God is testing me because we are in a fasting state nung time na yon. But thank God, kaya ngayon, okay na kami. Siguro, I don't know, maybe someone touched his heart or na-realize na siguro na ano, ngayon naging different na yung pakikitungo niya sa akin. And then, siguro, I don't know, hindi lang, I don't know his reasons.
kasi may bago na kaming doktor, siguro doon din. Yung inis niya siguro doon sa ano namin, parang nakaano na sa akin, parang ganun. So, but thank God, no, everything ngayon, naging okay na kami. Okay na yung ano namin sa workplace. Because yun lang ang ano niya talaga, the big root. Sabi niya, let the fruit of God, let God's glory be revealed on us. Kaya I'm so thankful. Nung in-impress ni Lord sa akin yung mga reasons na, so Lord, thank you. Thank you kasi sinichange mo yung heart ko. Minumold mo ako to become a better person. To let your fruit be seen, be manifested in my life. So that's the second reasons why we need to be thankful. And the third one is, God let us experience bad or difficult circumstances for us to encounter God's amazing works in our lives. No, as a testimony pa rin in my life, actually, na-testimony ko na to nung last time, diba, na I have 3 months or ilang months na hindi ako nakabayad, and God uses someone. God uses these people to provide the needs for me. And that time, si Lord, thank you. Because in this situation na naman, in this difficult circumstances in my life, I again encountered you. I again experienced how amazing. So, totoo lang talaga, as in, God is really an amazing God. Maano ka talaga, ma-amaze ka talaga sa Kanya. Kaya, I'm so grateful and I'm so thankful, no, that these circumstances happens in me. Amen? Amen. Amen. Praise God. So, isa sa mga ano nga ni-requiring, isa sa mga ano ni-requiring na nagustuhan ko din is, God is concerned with our attitude and not with our comfort. So doon niya inano sa akin na si Lord, ano siya sa ating attitude, sa ating character building to be more like Him. Yan yung ano niya sa atin. Yan yung purpose niya sa ating life is for us to build a character, no, a Christ-like character on us. Kaya all of these, no, all of these trials, all of these hardships, all of these problems, no, na ma-encounter ta, God, yun, we need to have that thankful heart. Amen? So, kaya, for these reasons, no, we know now all the reasons why, no, na kailangan natin maging thankful sa Lord. Amen? So, if you, kaya we need to have that thankful heart. No, because if we have a thankful heart, our perspective in life change. Kasi kung may thankful heart tayo, iba yung pananaw natin sa buhay. And if our perspective in life change, we develop a positive attitude. Diba? And if we have that positive attitude, we will live a joyful and peaceful life. Amen? Praise God. So that's why we need to be thankful to God. So, and I search, ano ba yung, what does it mean with a positive attitude? No? And this, ito yung naano ko, nakita ko. Positive attitude is a state of mind that envisions and expects favorable results. And then the belief that everything would turn all right. And then an attitude that helps you see the good in people. And a mindset that uses the words, I can. And it is possible because I have a big God. So that's what positive attitude means. Amen? Praise God. So, yun lang ang ano ko, ang maishishare ko, no? And the... it's a conclusion. Amen. And in conclusion is, in every season of our lives, no, we need, no, we have to develop a positive attitude and we have a thankful heart. And because everything that happens in our lives, no, is with a purpose and a reason. And always remember that God loves us so much that He only wants what is best for us. Amen. Amen. So what we will do? Be thankful, and give thanks in all circumstances, for this is the will of God in our life in Christ Jesus. Amen. 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 So that's all I can share. It's not that too long. I hope you.